Hi guys, magandang Lunes sa inyong lahat. Ito si Mike Padua. Narito ulit tayo sa ating update sa bagyong si Neneng at ilalabas na natin ang final analysis ng bagyong ito. Ngayong araw po ng Lunes, October 17, 2022, at ito po ang ating Tagalog version. Tingnan natin ngayon ang pinaka-latest sa bagyong ito. At kagabi, inisyo na natin ang final update. Pagkatapos, daanan nito ang Babuyan Group of Islands kahapon ng umaga. At nagkaroon po siya ng rapid intensification phase habang ito dumadaan sa may Babuyan Group. At umakyat po siya ng 40 knots for the past 24 hours simula ng Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon. At classified po yan bilang isang rapidly intensifying system. From a tropical depression, 2 p.m. ng Sabado, to a Category 1 typhoon noong alas 2 ng hapon kahapon. At ito pong paglakas niya ay nag-stall na po o nag-stop at may maintain na lang yung slow intensification niya paglabas niya ng Philippine Air Responsibility kagabi. At ito po ay kasalukuyan ay nandito na yon sa may kalagitnaan po ng Dagat China patungo po sa general direction po ng Hainan. So yan po ang bagong track niya. Medyo nag-shift slightly to the north ang tracking po ng mga computer models. But still, ang possibility na ito ay mag-west-southwest ay nandyan pa rin dahil po sa surge ng inaasahang amihan for the next couple of days. Ito naman po ang fast animation mula sa NOAA kahapon ng umaga between 5 a.m. until 11 o'clock at nakita natin yung kanyang pag-rapid intensification. Bigla-bigla, lumabas yung kanyang mata. At sa nakalipas na ilang araw, sinabi natin, nagkakaroon po ng vertical hot towers. Ito po ay matataas na ulap ng mga cumulonimbus o ng thunderstorm clouds na nag-form within the eye wall ng developing tropical cyclone. So, pag nagkakaroon po yan, may possibility na magkaroon po ng rapid intensification phase itong bagyong ito. Okay? At ito naman ang ating pinaka-latest na yon, fast animation ngayong hapon at nakita po natin ang bagyong si Nesat o si Neneng ay patuloy na kumikilos patungo sa Hainan at dito na po siyang dito na po siya magla-landfall within the next couple of days. At dito po sa ating bansa, meron pa rin tayong tinatawag dating mahinang hangin mula sa habagat o yung southwesterly wind flow. Ito po in-enhance na yon ng panibagong area of low pressure dito sa may east of Luzon. Ito yung binabanggit natin noong nakaraang araw na posibleng mag-develop. So, isa na po siyang low pressure area with tag ID 92W. At inasan po ito na mag-roam lang dyan sa may Philippine Sea habang ito po ay dumalakas ng bahagya. At posibleng ito po ay tatahak sa general direction po ng Taiwan o dito sa may Hilagang Luzon. So, yan po ang possible tracking yan bagong LPA na nandito. So, ito po si LPA 92W. Malalaman po natin yan in the next couple of days kung saan po ang tunay na tracking nitong system na ito at medyo magulo pa ang mga computer models as of this time. Okay, and then yan po, kitang-kita po natin mga thunderstorm activity mula sa mahinang habagat sa may bahagi po ng Mimaropa at Kabisayan kasama po ang northern portions of Mindanao and also dito po sa may Sambuanga Peninsula. At ito po yung bagyo na si Neneng na unti-unti po umalis na yon sa may west ng ating bansa. Ito po yung typhoon tracks mula sa iba't ibang Asian agencies. At nakita po natin na kanyang tracking ay mag-shift towards the southwest then balik ulit sa west. But still, nandyan pa rin possibility na posibleng dire-diretso po siya patungong west at may possible na mag-landfall dito sa may Hainan. Ito po yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Miyerkules. So, inaasahan po natin mga thunderstorm activity na patuloy pa rin dito sa may Visayas at Sulu Archipelago, Mimaropa, ibang portions po ng Mindanao. Ganyan din po sa Luzon, Bicol Region, may mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Ito na yung kulay violet. Ito po yung track ng bagyong si Nesat o Nels or Neneng na nagbibigay po ng grabing rainfall dito sa may Dagat China.
Tandaan lang po natin, ito po yung forecast mula sa PAGASA, ang possibility ng mga inasan pong mga bagyo sa tatlong buwan na natitira this 2022. So for October, inasa natin 2 hanggang 4, November 2 hanggang 3, at December 1 hanggang 2 ang inasan pong mag-form. Based po yan sa monthly average ng mga bagyo within the PAR simula noong 1948. Okay? Nakita po natin na pababa ng frequency ng tropical cyclone hanggang December, but ang worry natin dito ay yung tracking niya, dahil po ang October ay nagsisimula na rin pong tumama po sa Luzon, Visayas at Kabikulan, while sa November ay patuloy pa rin yung pagbaba yung kanyang tracking more on Bicol, Visayas at Northeastern Mindanao including Palawan. Sa December, mas less ang chances na mag-recover ng bagyo. Lahat po sila ay nandito po sa may Bicol at Visayas ang tracking po ng mga bagyo during the month of December. So all eyes tayo sa Western Pacific o sa Philippine Sea for possible development. Although malakas pa rin yung La Nina, usually during La Nina, most of them lumalakas pagdating po sa West Philippine Sea o West of Palawan o West of Luzon. And yan po ang nakikita natin tulad ng bagyong si Neneng, yung nakaraang bagyo. At nakita po natin na ang kanyang paglakas ay paglampas na po sa Pilipinas. So let's hope and pray na patuloy pa rin yan. Kasi pag humina po ang La Nina, mas tumataas ang probability ng formation nila at yung paglakas nila ay more to the east of the Philippines. So yan po ang ayaw nating mangyari. But let's hope and pray na all good tayo na yung last few months of the year. Basta nandito lamang tayo, magbigay sa inyo ng informasyon kapag mayroon pong pangamba itong mga nahuhuling bagyong mag-form na yung last quarter of the year. Okay, so we'll see you again on Wednesday to give you more updates. If magkaroon ng rapid intensification itong LPA, baka bukas, babalik tayo. But if not, on Wednesday. Ito ulit si Mike Padua. Maraming salamat po sa inyong pagnood at see you again later.